Ngayon, gagawin natin for today, magki-cleaning tayo ng carburetor ng Toyota Corolla na 12 valve, no? Ang naging problema ng kanyang carburetor, guys, ay namamatay, walang idling. So, pagka binitawan mo yung accelerator, patay agad. So, pag in-start mo naman, aandar naman siya. Ngayon, pagka in-adjust mo naman siya sa speed screw, nagwa 1.5 naman, so hindi mo mababaan. Pag binaba mo siya ng 1000 RPM, so patay agad. Tapos chine ko kung may linya yung kanyang ano, no, yung magnetic switch, positive galing ignition, so meron naman. Chine ko ulit vacuum leak, kung may vacuum leak, so wala rin vacuum leak. So ang hatol ko rito, guys, is carburetor, no. Sabi ko, sir, i-cleaning muna natin yung inyong carburetor. So panoorin nyo, guys, kung paano ko siya nilinis. Toyota Corolla 12 valve. So may gagawin tayo, guys, sa carburetor cleaning. Ang naging issue nito, guys, walang ano, walang maayos na idling, walang minor. Pagka paray ng pagka binitawan mo yung accelerator, patay na siya agad. Tapos nagda-drop yung kanyang carburetor. So pinakalas ko na, no, ang una kong tinroubleshoot pag mga ganong walang minor ay yung magnetic switch. So meron naman siyang linya, positive, at yung magnetic switch niya gumagana naman, pumipitik naman. So itatry nating i-cleaning kung may sasalba pa natin sa cleaning. Ano to, guys, sa 12 valve na carburetor. So check ulit vacuum hose kung may leak. So okay naman siya lahat. So sa carburetor lang tayo. Ngayon, guys, pinakalas ko na to. So tayo magpapatuloy nito ng cleaning. Eto. Ayun na siya, kalas-kalas na, no. Nista kasi to. Sa yan, oh, kita niyo yung dumi. Bukod dyan, dito nilinisin din natin tong kanyang needle valve, tsaka may bukod dyan, may filter pa yan dito. May filter pa yan dito, guys. Dito. So titingnan natin kung may sasalba pa natin to, no. I-cleaning natin siya, pati yung mga gatings, kakalasin natin. So ito na, kakalas-kalasin ko na to. So pag nakaranas kayo ng minor, na walang idling, na yung carburetor nyo pabago-bago yung idling, no, try nyo munang linisin. So chine ko naman yung mga throttle spindle niya, okay naman, wala siyang kalog. So may sasalba pa natin to, pipiling lang natin. Yung una natin tatanggalin, guys, yung idle valve niya, no. So titingnan natin kung may nakatubig. Ito yung idle valve yung tatanggalin natin. Ito yung nagano, guys, nagko-control ng idling ng hangin, no, sa air mixture. So pag madumi yung mga butas dito, nawawala ng minor yung ating carburetor. Papatay-patay. Kahit gumagana yung magnetic mo, tas barado naman yung idle valve mo, so useless din. Ayan. Barado. So sobrang dumi nung idle valve niya. Ito naman yung magnetic switch. May nabibili ba ganyan? Meron. Meron.
magnetic switch guys, may ano to, may o-ring dito. Pagkasingaw din yan, wala rin yung matinong minor. So papalitan din natin yan. Ang nagsusupply na kuryente nito, positive galing ignition. So pag uno ng susi, pipitik yan para mag-open yung hangin natin. So ang ipokontrol naman dito, idle valve. Sobrang dumi guys, mga barado yung butas. So sa mga natin tanggalin yung power jet nya. So ang gagawin natin guys, no, cleaning lang to. So i-improve lang natin yung riding niya. Kasi ito walang minor. Ito naman yung plunger niya, no. Kung buo naman yung mga gasket nyo, repair kit, pwede naman siya ibalik basta wala po rin.
guys, no, sa mga sa idle valve natin, kung wala kayong panundot sa ng butas nito, yung ginagamit ko ito, alambre lang ito guys, na hibla nung steel brass. So ito yung ginagamit ko pansundot dito sa mga baradong butas ng mga jettings, sa mga idle valve natin, sa jet valve. So ito lang yung ginagamit ko guys, para matanggal natin yung bara ng ating mga jettings. Kaya yung mga kable ng bike, yung hibla nun, pwede nyong gamitin. So, saka natin bubukahan ng hard cleaner. Kita nyo guys. Susok na yung ito yung pinaka-importante sa carburetor ko. Ito yung nagkukontrol ng idling natin sa air mixture. So pagkabarado to, ang nangyayari, pag bitaw mo ng accelerator, kahit gumagana yung magnetic switch mo, namamatay yung makina at hindi mo matitimpla yung idle. Toyota 4K, 3K na carburetor. So isa lang ang ano niyan. Halos parehas lang ang laman loob niya ng mga ganitong 12 valve na Corolla. Kayang-kaya nyo i-DIY yan. Guys, ito naman yung power jet valve natin, no? So may butas din yan. Lilinisin din natin yan. Halos lahat lilinisin natin yung part na dito yung guys. So susundutin nyo lang naman yung hibla na yung mga hibla kayo dito. Pagdadaanan na natin yung liha, yung mga parang komido niya. So yung mga corroded niya na part, so lilinisin lang natin, no? Ito kasing sasakyan niya guys, stock ng 2 years. So pinababa niya na yung tangke, pinalinis niya, pero hindi kami naglinis. Ano nangyari? Umandar siya, kaso walang ID, patay ng patay. Pag bitaw na accelerator, patay agad. Pumunta natin dito ng card unit. Pag dumiin yung power jet valve natin, kakaroon niya ng supply o ng gas. Pag naka-open niya, hindi yan lulusot yung gas dyan. Guys, sobrang corroded, oh. Ang dumi. Ito naman yung guys, yung gas bloater natin, oh. Ito yung nagko-control ng pasok ng gas. So ito naman yung needle valve, dito nakalagay. Ito naman, pagka tumaas to, eh magsasara tong needle valve natin. Pag nakababa yan, saka naman papasok yung gas sa carburetor natin. Kaya dito, pag nag-overflow yung carb nyo, pwede kayong mag-adjust rito. Dito. Pwede nyo yung ang pag-adjust niya, kung gusto yung overflow, mabawasan nyo lang, iaangat nyo lang sa mga. So, dahan-dahan lang din yung pag-angat dito guys.
para putol. Pakunti-kunti lang. Dito lang kayo magbabawas pagka sobrang overflow yung card niyo. So dito tinitimpla yung adjustment. Gas floater, middle valve, ito yung middle valve natin. Pag-re-fix switch. Kadalasan talaga guys, kapag nai-stack yung card natin, napapaanda sa taon. So nagkakaroon ng corrosion din yung loob pag natutuyuan ng gas. Ayan, halos sa tapos na tayo maglilis. Dito na lang. So andun yun. Plunger nozzle natin. Ito yung nag-spray ng gas. So pag barado din to, minsan hard starting. Kailangan sundutin din yun. Guys, ibabalik lang natin yung mga repair. Sabi naman na mayari kung buo pa naman, huwag na namin palitan. Siyempre, kailangan makatipigin ka. At alam naman natin kung pwede kami palit. So, palit natin. At alam naman natin yung hindi patataga sa mga repair. Saka yung ano natin, no? Kailangan guys, huwag kayo magkamali dito. Dito yan, ito yung nagpo-control ng passive ng gas sa spray ng nozzle. So, bulitas mo na ilalagay natin yung ball niya. Next, ito naman. Ito naman yung idle control valve niya sa air mixture. Ito naman natin.
na. Plunger, spring. Una muna yung spring. Tapos ito, plunger. So, ito, pagpasok mo yung gas, pag-apak natin yung accelerator, magpapump to. So, saka naman mag-i-spray dito. So, yan yung nagko-control ng spray, yung bulitas, saka yung ano, yung iba namang carb, may spring pa yan naman yung dito. So, ito wala. Wala talaga itong ganitong lumang Toyota Corolla. Ito yung filter niya guys ha. Ito yung nilinis natin. Bukod sa pure filter natin, may filter pa to sa loob. Kaya pagka nagpalit kayo ng pure filter, parang kinakapos, siyempre susunod yung bubuksan na ito. Filter yan, screen na maliliit yan. Tama-tama lang din yung kit. Sagad na yung kit. Next naman, needle valve. Tapos, yung floater. Ito naman yung kanyang pin. So, ito guys, ang lagay nito. Ganyan ah, nakakawit ito. Masabit. Masabit din yan. Ito natin, ilalagay ang ating pin. Ito yung nagkocontrol ng gas sa pasok. Pagka ganyan nakababa siya, yan, tuloy-tuloy ang pasok niya. Pag may gas na yan, tinutitataas siya, magsasara. So, pag tapos na ulit sa gas, bababa na naman yan. Tutulak na naman ang gasolina ng ganyan. So, sarado ulit. So, ito yung nagkocontrol ng pasok ng gas sa pasok. Yan, dapat pag umangat siya ng korte, magsasara na agad siya. So pagka umangat yan at hindi pa nagsara, ayan nagkaka-cause ng overflow na kurabang na. So ina-adjust lang din yan dito sa na-adjust yan.
carburetor natin. Sasalpak na natin to guys. Titingnan natin kung may minor na, no? Tapos na yung cleaning natin. Nakabit na natin yung ating carburetor. Starting vacuum. Ito naman. So, sa advancer, distributor advancer. Mawala yan pag mainit na. Mawala yan pag mainit na. So, okay na yung mga vacuum natin, no? So, papunta yan dito. Yung pump. So ayan, okay na. Ang lalagay na lang natin susunod ay yung accelerator cable tsaka choke cable. Yung sa accelerator guys, so sabit mo lang ganyan. Start na natin yung ating ginawa na carburetor, no? Ang gagawin natin, tatakpan muna natin ng kamay ito para mabilis umakyat yung gas. Okay! Start! Okay! Start! Guys, nakabitaw na yung ano natin, yung accelerator, may idling na siya, no? May minor na. So ititimpla na lang natin yung air mixture tsaka speed distribution. Swabe. Perfect talaga ni Jogart AD. Jogart AD. Aspeed. Ayun guys, no, ganun lang mag-cleaning ng carburetor. So okay na yung ginawa natin. Please.
May minor na siya. Yes. So, successful naman yung cleaning natin ng carburetor. So, ganun lang. Pagka nawawalan ng idling, nawawalan ng minor, try lang natin lagi linisin. Ito kanina kasi, ganyan, walang ano yan. Pag baba mo na accelerator, patay na agad. So, wala naman siyang vacuum leak kanina. Kompleto yung supply niya dito sa magnetic switch. So, carburetor tagal naging problema, madumi. Toyota, dual valve, small body. Ito yung small body ng XE Power. Successful na yung linis natin, guys. Ha? Sa next vlog, guys, abangan nyo lang sa mga iba ko pang upload na gagawin. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, guys, like nyo, subscribe nyo na rin. Thank you.